Oras mga kaibigan, hatid po sa atin ng Lazada at Shopee po sa pamamagitan ng Involve Asia. Ganap na po ang alas 9 ng gabi. Well, magandang gabi po sa lahat. Buenas tardes a todos, minasan kumbawa. Good evening to all. Welcome sa programang GMC Cafe kung saan po pinag-uusapan ang espiritual na buhay. Bago po tayo magpatuloy, babatiin muna natin ang lahat po ng involved dito sa ating programa. Of course, binabati ko ang ating mga kagrupo diyan sa Panabo City, yung kasamahan natin mga miyembro sa Pastor's Village po. Magandang gabi, lalong-lalo kay Pastor Asler. Magandang gabi po sa lahat. Welcome po sa ating programa. Of course po, ang New Creation Church kung saan nabibilang po tayo doon at hindi pa po tayo pwedeng magsamba, no? Bali na, hintayin lang muna natin. Welcome po sa ating programa. Magandang gabi po sa lahat. Sa Bat City 7 po ng Davao City High School, magandang gabi po sa lahat. Lalong-lalo na sa ating mga magigiting na mga kuya, The Fraternal Order of Eagle, Philippine Eagle, doon sa grupo po ni Pastor, Pastor Chu, no? Ginawaan talaga ng project. Maganda na ngayon ang simbahan po ni Pastor Asler. They have projects there. Mabuhay po tayo, kayo mga kuya. Salamat po at, God will bless doon sa mga nagbigay, doon sa mga nag-bless po. At syempre sa Cornelio Filomena Katso Clan, magandang gabi po sa lahat. Welcome po sa ating programa. At magandang gabi din sa ating mga subscriber, mga followers dito sa programang GMC Cafe. Samahan niyo po ako sa loob ng 30 minuto. Itatalakayin natin ang mga bagay-bagay na ang laki po ang kinalaman sa ating mga buhay-buhay. Well, pinag-uusapan pa rin natin ang banal na spirito, the Holy Spirit. Ano ba ang role niya sa buhay natin? Well, ito yung mga ilan lamang, no, sa kanyang role sa ating buhay. Ang Holy Spirit po ay iko-convict po niya ang sanlibutan. Nakakatawa nga kasi pag sinabing convict, negative talaga ang impact. Hindi po lahat ng convicted, Kasi yung convict ay tinatawag na may verdict na siya. Ex-convict. Convicted na po siya. Convicted as walang sala. Convicted as may sala. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong kung sino mang mga lawyers po dyan. Pero ang pagkakaintindi ko kasi ganun . Sinabi po dito sa first as a John 16 verse 7 to 11. But in fact, it is best for you that I go away. Sinabihan ng Panginoong Hesus Kristo ang kanyang mga disipulo or kanyang mga disciples na mas maigi na ako'y aalis. Because if I don't, kapag hindi ako aalis, ay hindi darating ang tagapagtupad, the advocate. If I do go away, kung ako'y aalis, then I will send him to you. I will send him to you. Kaya nga, wala na si Jesus Christ, the Holy Spirit is within us. Within us. Kung tinanggap mo siya, nasa sa puso mo siya. And when he comes, he will convict the world of its sin. Iko-convict niya ang sanlibutan sa kanilang mga kasalanan. And hindi po nagtatapos dyan. Minsan kasi nakakarinig akong gumagamit ng bersikulo na ito ay, alam niyo na, hindi pinapatuloy. Ituloy po natin. Sinabi dito, he will convict the world of its sins. May karugtong pa po. And of God's righteousness. Ulitin po natin. He will convict, the Holy Spirit will convict the world of its sin. And at, ibig sabihin, iba po ito. Magkasama po sila. And of God's righteousness. Sa righteousness po ng Panginoon. So, hindi lang iko-convict ka yung world, pati na ang righteousness ng Panginoon. And of the coming judgment. The world's sin is that it refuses to believe in me. Ang kasalanan ng sanlibutan ay hindi nila tinanggap. Tinanggihan nila ako na maniwala sa akin. Righteousness is available because I go to the Father and you will see me no more. Judgment will come because the ruler of this world has already been judged.
may ruler para dito sa ating mundo, no? Yes, it's Satan. Siya po ang nagrurule dito sa mundo. Siya po ang nagdidikta dito sa mundo. Kaya nga sabihin natin, ano ba na, ano bang nangyayari sa mundo ngayon? Talaga naman eh. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, nandito man tayo sa mundo pero hindi tayo belong dito sa mundo because we have our own way of living. Kaya nga, napakaganda, napakagandang usapin po to. So, judgment will come because the ruler of this world has already been judged. Siya po ay binigyan na ng verdict. Okay, the Holy Spirit convicts us. Yun po ang isa sa trabaho po ng banal na Espiritu. Iko-convict niya tayo sa kasalanan at sa righteousness ng Panginoon. Now, bakit kaya sinabing He will convict the worlds of its sin? Ang sanlibutan, eh, sangkatauhan din ito eh. And of God's righteousness. Because, lahat naman ng tao ay tinatawag na anak ng Diyos. Kaya lang naputol ang relationship. And now, here comes Jesus Christ to save. And kung sino yung hindi naniniwala doon, ay kasali po dito sa world. Righteousness is available because and of God's righteousness. Ibig sabihin nun, if you have Jesus Christ in your heart, you have God's righteousness in you because Jesus Christ is the righteous one na nagiging offering po para sa ating mga kasalanan. Next is, the Holy Spirit can be grave. Do not quench. Di sinabi pa dito, do not quench the Spirit. And don't grave God's Holy Spirit. You were sealed by Him for the day of redemption. Huwag daw natin i-grieve. Para bang manginayang siya eh. Manginayang siya. Huwag natin siyang i-quench. Huwag natin siyang pigilan. Let the Holy Spirit do His part in our lives. Napakalaki po ng role ng Holy Spirit po sa ating mga buhay. He is the one to convict us with the righteousness of God. Siya po yun ang gagawa noon. At siya rin po ang magkoconvict sa kasalanan ng sanlibutan. Huwag po natin siyang i-grave. Shout out kay Thelma, magandang gabi sa aking pinsan. Diyan sa... Saan ka ba, pinsan? Governor Generoso ka ba, no? Sa Matinaba Oriental. Shout out kay Sir Alan Huevos. Sir Alan Huevos, confirm na yun, magkikita tayo sa Friday. Lunchtime. Okay. Hindi ko nasagot yung ano mo eh. I hope nabasa mo rin. Shout out kay Sir Alan Huevos. And of course, the Holy Spirit gives spiritual illumination. 2 Corinthians 2 verse 7 to 13. Ito medyo mahaba-haba, pero dahan-dahanin po natin. Alright. No. The wisdom we speak of is the mystery of God has planned that was previously hidden. Alam po natin na yung kaalaman po ng Panginoon ay nagsasalita, nagsasabi na ang misteryo po niya, yung mga plano niya ay tinago previously, hidden, even though He made it for our ultimate glory. Ginawa niya yun, although ginawa yun para sa ating ultimate glory before the world began. Ibig sabihin nun, hindi pa ginawa ang sanlibutan, plano na ng Panginoon talaga that we will have this glory together with Christ before the world began. But the rulers of this world have not understood. Hindi maiintindihan ito ni Satan. Understood it if they had. Kung naiintindihan niya pa ito or nila ito, they would not have crucified our glorious Lord. But it seemed to be. Eh, wala tayong magawa eh. Gusto nila yun eh. So nangyari na. Pinapatay nila si... They crucified Jesus Christ. At yung crucifixion na yun ay the fulfillment of the Word of God. That is what the Scriptures mean when they say, no eyes has seen, wala pong matang nakakakita, no ear has heard, wala pong tayong nakakarinig, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Walang nakakita, walang nakakarinig, walang nakakaalam, walang nakaka-imagine sa lahat po ng hinanda ng Panginoon sa lahat po ng
magmamahal sa kanya. Remember, we don't have the capacity to love God because we are sinners. Although sabihin natin, love tayo ng Panginoon, love natin ang Panginoon, pero klarong-klaro po sinabi, God first love us. That is why we are now capable to love Him because He loved us first. But it was to us that God revealed these things by His Spirit. Yun na nga, the Holy Spirit revealed it. Itong mga bagay na to sa atin. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secret. Gustong-gusto po ng banal na Espiritu na makita, mamata, maiintindihan po natin ito. Makikita po natin, ma-realize po natin ito. Gustong-gusto ng banal na Espiritu, no? Searches out everything and shows us God's deep secret. When we have Jesus Christ as our personal Savior, the Holy Spirit help us to see the revealed things by Him. Alright, no one can know God. Okay, no one can know a person's thoughts except that person's own spirit. Walang nakakabasa ng pag-iisip ng tao. No one can know God, though God's thoughts except God's own spirit. So alam din ng Panginoon. Walang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon, sa kanyang mentalidad. Siya lang din ang nakakaalam nun. And we have received God's Spirit. Kung gayon, if we receive the Holy Spirit, God's Spirit, not the Word Spirit, hindi po yung Spirito dito sa Sanlibutan. This is the Spirit from God, the Holy Spirit. So, kung natanggap natin ang banal na Espiritu, we can or can know the wonders, things God has freely given us. Kung nandito daw ang banal na Espiritu sa atin, ang Spirit po ng Panginoon, makikita natin ang wonders, ang kagandahan po sa mga bagay-bagay na ginawa ng Panginoon o binigay ng Panginoon sa atin na libreng-libre na Kanyang talagang inilaan para sa atin. When we tell you these things, so we can know. Alright. Okay. When we tell you these things, we do not use words that came from human wisdom. Sinabi dito sa writer, it's Paul who said it, na sinabi ko to para kasi kung iintindihin kasi ng tao, ganun talaga? Ganun talaga? Ganun lang kasi na ang spirit ng Panginoon ay nasa sa atin, makikita na natin yung mga wonders na ginawa ng Diyos. Kaya nga parang disclaimer, sabi niya, when we tell you these things, nang sinabi namin ito sa inyo itong mga bagay na to, we do not use words that came from human wisdom. Hindi namin ginamit ang salita galing sa pag-iisip ng tao. Instead, sa halip, when we tell you these things, instead, we speak the word given to us by the Spirit. So, ibig sabihin po nun, if they have the Spirit, we have the same Spirit. They accepted Jesus Christ as their personal Savior. They received the Spirit. And if we receive Jesus Christ as our personal Savior, we have the same Spirit. We speak the word given to us by the Spirit using the Spirit's words to explain spiritual truth. Yun ang kagandahan. Shout out kay Auntie Tuleng Martihe. Magandang gabi. Welcome sa programa at saka sa Villa del Puso. Mga wonders na hindi maintindihan ng tao, sabi ni San Pablo, hindi namin sinabi ito sa salitang galing sa pag-iisip ng tao. Instead, we speak the word given to us by the Holy Spirit. Ibig sabihin nun, the Holy Spirit, ang mismong banal na Espiritu po, ang nagsasabi sa kanila na isasabihin ito sa mga taga-Corinthians.
using the Spirit's word to explain spiritual truths. Kaya nga, what is spiritual needs spiritual. So kung spiritual man ang mga bagay-bagay na to, ay hindi po natin kailangan intindihin ng ating mga laman, ng ating sariling pananaw, ng ating sariling pag-iintindi. Kung hindi po, spiritual din ang ating dapat pagkaintindi nito. When we say, God convict us, or the Spirit convicts us, or convicts the world, and God's righteousness. Ibig sabihin po nun, yung makasalanang mundo, tayo'y bilong sa mundo. Huwag po natin kalimutan yun. Tayo'y bilong sa mundo, this world. But God's righteousness belongs to God. If we have God, we have this righteousness. The same po, if we have the Holy Spirit, if they have the Holy Spirit, we have also the Holy Spirit, we understand or having capability to understand the word spiritual or these spiritual things na binigay po sa atin ng Panginoon. Sinabi ng Spirit sa kanila, sinabi nila sa mga tao, hindi sa pamamagitan ng kanilang sariling kaalaman, kung hindi sa pamamagitan ng mensahe ng banal na Espiritu, katotohanan po yun. Yun po ang role ng Holy Spirit sa buhay natin. Isa pa, Romans 15 verse 30. Ngayon, I urge you, brothers and sisters, through our Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit, to join fervently with me in prayer to God on my behalf. Claro, the Bible says the Father loves us much, for God so loved the world. Jesus Christ also said He loves us. The Holy Spirit also loves us. Sinabi po ng Holy Spirit sa kanila, kay San Pablo, at sinabi ni San Pablo sa taga Corinthians, at umabot po rin sa atin. Brothers and sisters, the Lord our God Jesus Christ, and through the love of the Spirit, to join fervently with me in prayer to God on my behalf. Fervent. Makidasal tayo dyan kasama sa pananampalataya together with the apostles. Now, wala na sila ngayon eh. They are dead. Everybody is wala na. But we need to continue pray fervently sa Panginoon on behalf of others. Now, wag po tayong mag-alala, wag po tayong mawala ng pag-asa na hindi natin nakikita. Sinabi ng Biblia, ang gandang pakinggan, ang sarap pakinggan ng salita ng Diyos. But then, minsan sasagi po sa isip natin, totoo kaya ito? Totoo naman po yan, na may mga bagay talaga sa Bible na kung susukatin natin, iintindihin natin sa sarili po nating kakayanan, mean is, sa pamamagitan po ng laman, itong flesh natin, sarili nating pag-iisip, ay hindi po natin kayang intindihin ito. We need to understand it through the Spirit. That's why we need to ask God so that we can understand it. And the Holy Spirit, that is His role. Tulungan niya tayong maiintindihan ito. Tulungan niya tayong makita ito. Itong mga hidden things na ginawang, na inirevealed po ng Holy Spirit. For He searches out everything and shows us God's deep secrets. Etong deep secrets, alam nyo, napakalalim po nito. Pero, the Holy Spirit searches. Hinanapan tayo ng paraan para maintindihan natin ang mga bagay-bagay na to. Para maintindihan po natin na hindi lang po nagpakamatay si Jesus Christ and then tapos na yon. Para maintindihan po natin na hindi lamang siya nag-sacrifice sa kanyang buhay. Hindi lamang not taking it for granted.
Alam po ninyo, pag-usapan natin ang salvation, pag-usapan natin si Jesus Christ ang nagpakamatay sa cross. Napakadali pong pakinggan yun. Tanggap na po ng lahat yun. Si Jesus Christ ang nagiging living sacrifice, kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Lahat po ng kasalanan natin ay nilinis po ng Panginoon. Ganun po. Kaya nga, pasensya na kayo ha, may naamoy ako. Parang something mabango doon sa gilid. Malakas ang electric fan. May nagamit yata ng ano eh. Masakit siya sa ilong. Buti pa hindi ko lang pinaandar yung electric fan. By the way, kailangan natin kasi mainit. So, more for that. Huwag tayong God loves us together with the Holy Spirit as well as the Father. Mahal tayo ng Panginoon. Ano't ano pa yung pinadala niyang Holy Spirit dito para maging katulong po natin, katuwang natin upang maintindihan natin ang mga bagay na mahirapan tayong intindihin. Nag-usap nga kami kanina, sabi ni Pastor Asler, sabi niya, hindi niya inaakala na darating. Sinabi ko sa kanya, Pastor, di ba sabi ko sa iyo noon, God will make things. God will, you know, yung mga pangarap natin, gagawing tangible ng Panginoon yan. Hindi lang word yan eh. May tangible yan. May substantial ano yan. Na tangible tayo na mahawakan mo. Eh, nung dumating ang eagle, talagang pinagawa yung simbahan. Talagang pinagawa talaga. No? Sabihin na natin, type B ba siya? Hindi naman yung type B, puro semento yon. Type B, yung mga maganda, magiging disente na talagang simbahan kasi yung simbahan niya po ay medyo ano, mga light materials kasi, lumang building kasi yun. At ngayon maganda na. Kaya nga sabi ko, huwag kang magtaka kung may dumating sa'yo. Huwag kang magtaka. Ako hindi ako magtataka kung may darating sa buhay ko eh. Kasi I know God will give it to me and I am deserving to receive it. So mga kaibigan, salamat at ako yung sinamahan po sa loob ng 30 minuto na way nakakatulong po sa ating bawat isa sa pang-araw-araw natin, na tayo nabubuhay sa pang-araw-araw. Practically, kailangan natin kumain, kailangan natin magtrabaho. With this pandemic, kailangan natin ng wisdom na mag-survive dito sa mundong ito. Pangit man pakinggan yung survival, but, you know, my ruler of this world, it's Satan. And hindi natin dapat i-tolerate na siya ang mag-rule talaga because we have the Holy Spirit in us. And the Holy Spirit will teach us and the Holy Spirit will guide us. He will protect us. Gagawin niya yun kasi mahal niya tayo. Through the love of the Holy Spirit, magdasal tayo sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Igagrant ng Panginoon lahat ng ating ihilingin sa Kanya. Let us all pray. Pakipatay ng electric fan. Masakit sa ilong? Ano ba yung may bango? Okay. Let us all pray. Father in heaven, we thank you Lord for the wonderful time. Binigyan mo kami Panginoon ng mensahe sa gabing ito Panginoon na makakatulong po sa buhay namin. At salamat that the Holy Spirit revealed things for us or to us na maintindihan po namin ang mga bagay-bagay na hidden noon at ngayon ay klarong-klaro na po sa amin. Blessed on everyone na nandito, naka-online, nag-monitor. Salamat, Panginoon. Kalakasan po ng pangangatawan, sound mind, relationship, financial assistance, yung mga aid, Panginoon, na kailangan ng tao, ipabot niyo po, Panginoon, sa bawat isa. Thank you po, O God, sa iyong kabutihan. The glory, honor, and praises will due to you. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Wala na po tayong oras. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind in Christ our Lord. Amen and amen. Wala na po tayong oras. Ito po ang inyong lingkod sa programang, meron palang humabol si Girlie. Magandang gabi. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe, Gilbert Lopez Marti Katso. Nagsasabing, ang mensahe po ng Panginoon, ang salita ng Diyos, walang mawawala kasi nandyan lang yan. Pero kung narinig natin ito, kung hindi natin pakikinggan, malaki po ang mawawala sa atin. Bakit po? The Word of God is active, it is living, it can change life, it can save life. Magandang gabi po, shalom sa lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas.